Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ina. 38 anyos at nakatira sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang kwento pong ibabahagi ko po ngayon ay nangyari noong taong 2014 sa Daan Bantayan nang minsan ay makapagbakasyon po ako doon. Mahilig po akong mamasyal. Sa katunayan po niyan, hobby ko po talaga ito at hindi na matatanggal pa sa pagkatao ko. Kasama ang kaibigan kong si Sheena, nagkasundo kaming pumunta sa bahay ng kanyang mama dahil kaarawan daw nito. Kuya Barry, hiwalay na po ang parents ni Sheena. Tapos may kani-kaniyang mga asawa na sila at anak. Ngunit ganun pa man, hindi nila pinapabayaan ang aking kaibigan na sa tuwi na ay salitan silang dinadalaw, lalo na at ang papa ni Sheena po ay nasa Lapu-Lapu lang din naman. Maayos akong nagpaalam sa aking mga magulang noon since kilala naman nila si Sheena at alam nila na mabait ang kaibigan kong ito. Palagi po kasi si Sheena sa aming bahay. Doon kami gumagawa ng mga assignments at mga projects dahil kadalasan po talaga kami ang nagkakagrupo tuwing may groupings na sinasagawa ang aming propesor. Bali po, nasa kolehiyo pa po ako ng mga panahong ito, kaya medyo excited pagdating sa galaan. Mahilig kaming manguha po ng litrato, lalong-lalo na ang tumikim ng panibagong putahe na alam kong native po sa bawat lugar na napupuntahan namin. Ipinangako ko sa sarili ko na bawat lugar na pupuntahan ko po ay hindi ako uuwi hanggat hindi ako nakakadala ng mga souvenir na alam kong magsisilbing alaala ko na nakarating ako sa isang lugar. Hindi ko naman inaasahan na sa pagsama ko po kay Sheena ay may ma-encounter kaming mga nilalang na tawagin na lang natin sa katawagang mga aswang. Hindi ko na lang po babanggitin pa ang apelyido ni Sheena dahil alam kong medyo sensitibo pa siya sa mga pangyayari na ito magpahanggang ngayon. Ito po kasi ang pangyayaring muntikan ng sumira sa pagkakaibigan namin. Mabuti na lamang talaga nagawa pa naming ayusin ang aming mga sarili. Mabait si Sheena at masyadong nagpapaniwala sa mga kwentong kababalaghan. Marami siyang naikikwento na mga pangyayari tungkol sa di umano ay gumagalang aswang sa kanila. Naisip ko nga po, baka kinikwento lang ito ni Sheena para takutin ako at huwag nang sumama. Hindi niya alam na kahit literal pa siyang magpahanap ng tunay na aswang, ay sasama pa rin ako sa kanya. Hindi niya kasi alam na ang mama ko po ay masyadong planning at pinabaunan pa ako talaga ng langis na ayon sa mga sabi-sabi ay kumukulo daw ito kapag ka may aswang sa malapit. Kuya Barry, buwan iyon ng Disyembre nang bumiyahe kami pa uwi sa probinsya kung saan naroroon ang kanyang mama. Sakay ng bus ay umalis na kami bandang alas 4 ng madaling araw. Unang pagkakataon kong makapunta sa malayong lugar. Ang pangako ko kina mama, dadalhan ko sila ng souvenirs at magtatanong-tanong ako kung ano ba ang mga native delicacies nila doon at nang makabili rin. Abalang-abala ang kalsada at maraming sasakyan. Ngunit nang papaliko na kami sa kalsadang papunta sa bayan ng pupuntahan namin, naging madalang na lamang ang kasabayan namin. Mga delivery trucks at iilang pampasaherong jeep. Sabi pa nga ni Sheena, sa mismong lugar daw talaga nila ay wala nang makikitang sasakyan. Nabaghan ako at naitanong ko sa kanya kung ano ang sasakyan namin doon at sinabi niyang maglalakad lang daw kami. Nanlaki ang mga mata ko saka mangiyak-ngiyak
na pinagmasdan ang aming mga dala. Sobrang dami noon kasama ang mga regalo kaya paniguradong papayat kami pagdating sa bahay nila. Dati po kasi Kuya Barry ay may pagkatsabi ako kaya mabilis po akong mapagod at ayaw ng mabibigat na dalahin. Nasa bus pa lang kami, napansin ko na ang matandang iyon na may daladalang buslo o iyong basket. May naman itong Indian mango at hipon. Hindi ko maiwasang maglaway nang malanghap ko ang amoy ng hipon. Paborito ko talaga iyon, lalong-lalo na kapag ka maanghang at manamis-namis. Napansin yata ni Sheena na nakatitig ako sa matanda, kaya dinunggol niya ang tagiliran ko, sabay sabing, "Wag daw akong papakampante." Napakunot naman ang noo ko, sabay tanong sa kanya kung bakit. Sabi ni Sheena, hindi daw pwedeng basta na lamang akong maakit o matatakam sa kahit na anong ibenta ng mga tao doon sa lugar na kinaruroonan namin ngayon. Marami daw kasing aswang sa lugar na ito, kaya't hanggat maaari, makontento lang kami sa mga panindang nakikita namin sa malalaking tindahan. Kinilabutan naman ako dahil sa sinabi niyang uso raw ang hawaan doon sa lugar na ito na ang tawag ay Baryo Maputik. Hindi naman po literal na maputik ang nasabing lugar. Lamang ay marami silang paninda na gawa sa clay o luwad. Dito hinango ang katawagan sa kanilang baryo. Bumaba kami ni Sheena nang dumating kami sa terminal. Nakasunod pa din ang tingin ko sa matandang nagtitinda ng mangga at nagulat na lamang nang mapagtantong basa ang bulsa ko. Dinukot ko ito at napagtantong kumukulo ang botelya ng langis na hawak ko kaya pinaglipat-lipat ko pa ang aking tingin sa matanda at sa langis. Ayon kay Sheena, alam niyang aswang ang matanda. Matagal na itong nagpapaikot-ikot sa kanilang lugar. Kunwari lang daw ang pagtitinda nito ng mangga. Dahil nangyari na daw minsan nang may inalok ang matanda, tapos nagkasakit lang at naging aswang na kinabukasan. Hinila ako kaagad ni Sheena sa isang karinderya at doon na kumain. Buti na lang kakilala niya ang servidora sa lugar na iyon. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Rika. Sa tingin ko po ay nasa 20 anyos lang siya. Kami naman ni Sheena ay parehong nasa 23 years old, kaya alam kong medyo matanda kami kay Rika. Ipinakilala kami ni Sheena sa isa't isa. Aminado akong ang cool kasama nitong si Rika. Mabait at palabiro, kahit medyo maingay. Ayos lang din naman sa akin iyon dahil natuto ako sa mga taong mapagbiro. Napag-alaman kong imbitado pala si Rika sa birthday ng mama nitong si Sheena. Gayunpaman, nauna na kami sa kanya dahil may trabaho pa siya at kami naman ng aking kaibigan ay gusto nang magpahinga mula sa mahabang biyahe. Pagdating po namin sa barangay ni Sheena, natuwa po ako dahil sinalubong kami ng mainit na yakap ng mama niya. Napag-alaman kong marami pala siyang bisita kahit papaano, nahiya tuloy ako. Kuya Barry, katamtaman lang po ang laki ng bahay nila. Kulay puti ang pintura nito at may magarbong balkonahe sa harapan. Namangha ako sa dami ng mga bulaklak doon. May mga ornamental plants, mga roses, cactus at marami pa. Naintrigang nagtanong ako kay Sheena kung bakit tila yata mahilig ang mama niya sa matitinik na halaman. Ayon sa kanya, pangontra nila ito sa mga aswang. Natawa naman ako at nasabi ko na lang sa sarili
na may pinagmanahan naman pala itong si Sheena. Naipakilala din niya ako sa kanyang stepfather na si John, maging ang anak nitong si Carla. Nakakatuwa lang Kuya Barry dahil in good terms din sila ng kanyang stepsister na hindi naman talaga kadalasang nangyayari. Hinayaan muna kaming magpahinga ni Tita Sylvia, ang mama po ni Sheena. Sa gabi pa kasi ang celebration kaya may time pa kami para sa beauty rest. Nakadungaw ako sa bintana at pinagmamasdan ang view sa labas. Ang likod kasi ng bahay ni Sheena ay nakaharap sa fish pond kaya malayo talaga ang tanaw ko. Napakaraming halaman ni Sheena. May mga gamot din na herbal para sa iba't ibang mga sakit. Sa di kalayuan naman, may natatanaw akong mga kabahayan. May kalsada din pala papunta doon. Naitanong ko tuloy kay Sheena kung ano ang mayroon sa lugar na iyon. Anya, may mga nakatira din daw doon na mga taong ayon sa kanilang kapitan ay mga dayo na walang mapuntahan. Imbis na hayaang makitira sa mga tahanan ng bawat residente, ay binigyan na lamang daw ito ng pagkakataon na mamuhay at tumayo sa sariling mga paa. Pilit ko namang tinanaw ang ibang detalye ng kabahayan hanggang sa may mapansin po ako. Ang matandang babaeng nagtitinda ng mangga kanina sa bus, nakikita kong tila palapit sa lugar na iyon. Agad ko namang tinawag si Sheena at sinabi sa kanya ang nakikita ko. Anya, huwag ko na daw pansinin at taga roon daw talaga ang matandang iyon. Matagal nang nakatira doon si Aling Guring kaya hinayaan na lang namin ito. Tutal, hindi naman ito nang aano. Ako lang daw ang kailangang pagsabihan ni Sheena dahil bago pa lamang ako sa kanilang lugar at natatakot siya na baka may mangyari sa akin. Marami na daw kasing nangyayaring ganoon sa kabilang baryo. Kadalasan, kahit kakilala pa nila ang isang tao, ay pinagdidiskitahan talaga ang mga kasama nitong bakasyonista. Tumango na lang po ako at sumang-ayon sa sinabi ni Sheena, pero ang totoo po, pinapatay ako talaga ng kuryosidad sa kung bakit kailangan kong iwasan ang matandang iyon. Masaya naman naming naidaos ang kaarawan ni Tita Sylvia. Marami po silang handa katulad ng sisig, lechon, pork kumba at steak. Mas lalo kong na-enjoy ang pagkain dahil may leche flan at macaroni salad na gustong gusto ko naman talaga. Napakatayog pa ng cake ni Tita. Halatang mahal na mahal siya ng kanyang asawa. Napapangiti din ako sa tuwing makikita ko sina Sheena at Carla na magkayakap at tuwang-tuwa na pinagmamasdan ang mga magulang nila. Katatapos ko lang po kumain nang magpunta ako sa kusina. Naririnig ko si Rica na kausap ang kasambahay ni Sheena. Naghahasik na naman daw ng lagim si Aling Guring. Napakunot-noo ako at hindi napigilan ang sumabat sa kanilang usapan. Sinabi ko kung bakit parang ayaw nila sa matanda. Basta na lamang itinapat ni Rica ang hintutulo niya sa sariling labi na parabang nagmumuestra na huwag daw kaming maingay. Ayaw niyang isipin na chinichismis nila ang pamilya ng aking kaibigan, ngunit nakiusap si Rica na huwag ko na lang daw sanang mabanggit ang bagay na ito kay Sheena. Anya, hindi ko raw alam na si Aling Guring ay kapamilya ni na Carla. Nahihiya lang daw ang anak nitong si John na ipakilala ang matanda bilang kanyang ina dahil alam ng lahat ang reputasyon nito bilang isang aswang. Nasasaktan sila
kapag ka naririnig na sinisiraan ng iba ang matanda, kaya para wala nang gaanong issue at hindi sila maapektuhan, ay mas pinili nilang itago na lamang sa lahat ang buong katotohanan. Ibig sabihin, lola pala ni Carla na stepsister ni Sheena itong si Aling Guring. Hindi lang nila magawang kuyugin ang matanda dahil wala naman itong sinasaktan sa mga tao sa baryo Maputik. Ang usap-usapan na nanghahawa ito ay wala ding sapat na ebidensya. Ngunit ayon kay Manang Lani, ang kasambahay ni Nashina, napag-utusan siya ni Tito John kanina. Pinahatiran daw niya ng atay ng baboy ang kanyang nanay. Ang ikinasasakit ng ulo ni Manang ay kaya naman daw nila itong lutuin. Ngunit bakit hilaw ang ipinadadala nito sa matanda? Pagkatapos isinama pa daw ang dugo ng baboy. Napatango ako. Kaya pala wala akong makitang dinuguan kanina sa hapag. Mas lalong tumindi ang kuryosidad ko sa pag-alam kung ano ba talaga ang mayroon sa matanda. Naisip kong tumakas, ngunit hindi po ako magkaroon ng lakas ng loob na gawin ito dahil baka hanapin akong bigla ni Sheena. Hindi ko alam kung pareho ba kami nang naiisip ni Rika. Pero bigla kasi siyang nagsalita at inalok ako ng isang bagay na hindi ko matatanggihan. Anya, subukan daw naming matyagan si Aling Guring. Tila bumbilyang umilaw-ilaw ang sinabi niyang iyon sa akin. Sabi pa niya, siya na daw ang bahalang magpaalam kay Sheena, kaya naman nang marinig kong sinabi ni Rika na may bibilhin lang daw kami sa tindahan, ay napahinga ako ng maluwag. Pumayag kasi si Sheena. Lumabas kami ng bahay at kunwaring tinahak ang daan papunta sa tindahan, ngunit hindi pa man kami nakakalagpas sa kabilang kalye, ay pumihit kami ni Rika sa isang shortcut. Hinayaan ko siyang magpatiuna kasi kabisado naman niya ang kalsada. Maya-maya pa, natatanaw na namin ang malawak na fish pond. Nakikita ko na din ang bahay ni Sheena sa bandang kaliwa. Gayunpaman, iwas na iwas ako sa paglingon dahil natatakot ako na baka sa mga oras na ito ay nasa itaas ng kwarto si Sheena at nakikita kami. Habang kami ay naglalakad, kinikwento ni Rika naman kung papaano niya natuklasan ang tunay na katauhan ni Aling Guring. Hindi ko naman maiwasang kilabutan at maitanong sa sarili kung tama ba itong ginagawa namin. Hindi ako taga rito at baka masamain pa ni Sheena ang ginawa ko. Huminto ako sa paglalakad at sinabi kay Rika na umuwi na lamang kami. Baka kasi mapahamak pa kami. Ngunit sabi niya, ngayon pa ba daw kami uuwi? E nasa unahan na lang ang bahay ng matanda. Saka sabi niya, sasaglit lang daw kami. Kung kaya, nagtiwala naman ako. Pagdating namin doon, walang bakuran ang bahay ni Aling Guring Kuya Bari. Walang ilaw at walang kahit nakatiting na halaman. Ngunit alam kong may tao. May umuungol kasi sa loob ng bahay. Nagmadali kami sa pagsilip at napasinghap sa tagpong aming nakita. Nasa kaligitnaan ng paglantak ng hilaw na atay ng baboy itong si Aling Guring. Kitang-kita namin iyon dahil maliwanag ang buwan kahit madilim sa loob ng bahay niya. Pinagpawisan ako ng malamig. Kilabot at sindak ang aking biglang naramdaman. Napaatras ako at hindi na nagawang makapagsalita pa nang maramdaman naming suminghal si Aling Guring. Sabi niya,
sino daw ang mga lapastangang naninilip sa kanya? Kahit magtago pa daw kami, ay naaamoy niya ang mga dugo namin. Pakiramdam ko, Kuya Barry, natuyuan ako ng laway dahil sa labis na kaba. Hindi ko magawang magsalita. Tapos nasindak pa ako nang biglang lumabas si Aling Guling at nanlisik ang mga matang nakatingin sa amin. Anya, isang malaking pagkakamali ang ginawa namin. Hindi raw kami dapat nakialam o nanghihimasok sa pribado niyang buhay. Si Rica ay naistatwa sa labis na takot, kaya naman ginawa ko ang lahat para makapagsalita. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kasi maiwasang matakam sa tinda niyang mangga at hipon kanina. Umaasa ako na baka may naitabi pa siya para bibilhin ko. Maikli lang ang sinabi ko, pero parang pagod na pagod ako. Ang nanlilisik niyang mga mata ay biglang nagbago at sinabing naubos na raw ang kanyang tindang mangga at hipon. Pero mamaya, hahatiran daw niya ako. Libre na raw dahil natutuwa siya sa akin. Pinauwi niya kami, kaya kaagad akong tumalikod nang hindi man lang nagpapaalam na sa kanya. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon, kaya maging si Rica ay hindi ko na nahintay pa dahil sa labis na nerbiyos. Ang buong akala ko, Kuya Barry, ay lalantakan na kami ng matanda sa harapan mismo ng bahay niya. Buti na lang, hinayaan pa niya akong makaalis. Nagmadali ako sa pagbalik sa bahay ni Nashina. Nagkataong nagtatapo ng basura si Manang Lani. Anya, kanina pa daw nag-aalala si Sheena sa akin, kaya sumunod ito sa tindahan kung saan kami nagpunta ni Rica. Nasabunot ko ang aking ulo. Hindi naman kasi kami nagpunta ni Rica sa tindahan kung hindi lumikulang kami sa kabilang kanto, papunta sa bahay ni Aling Guring. Imbis na muling bumalik sa labas, ay pinili ko na lamang na maghintay sa kwarto namin sa itaas. Batid kong tatanungin akong tiyak ni Sheena kung saan ako nang galing, kaya mas pinili kong magkunwari na may hinahanap ako sa aking bag. Ilang minuto lang ang nakalipas. Dumating na nga si Sheena. Nagkatinginan kami at nakita kong baka sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Napayuko ako. Alam kong tatanungin niya ako kung saan ako galing, ngunit hindi ko napaghandaan ang isasagot ko. Gayunpaman, narinig ko din sa kanyang bibig ang mga katagang saan daw ba ako galing, kaya saglit akong natahimik. Maya-maya lang, sinabi ko sa kanya na naligaw ako. Hindi ko nasundan si Rica dahil sa katitingin ko sa paligid, kaya nabahala na din ako na baka nag-aalala na ang babae sa akin. Sabi naman niya, nakita niya si Rica sa tindahan. Nawala na lang daw akong bigla sa kanyang likuran, kaya nang marinig ko ang sinabi niyang iyon, ay muntika na akong natawa. Mukhang nagkapareha pa yata kami ng rason ni Rica. Hindi na nakipagtalo pa sa akin si Sheena. Ang sabi niya lang ay huwag na akong lalabas ng bahay nila nang hindi siya kasama. Tumangon na namang ako, Kuya Barry, at hinayaan na siyang mahiga sa kama, kaya tumabi na din ako sa kanya. Naging mailap sa akin ang unang gabi ko sa bahay ni Nashina. Hindi ako makatulog at pabiling-biling ako sa higaan. Ang init ng paligid kahit pa may electric fan naman. Bumangon ako at nakiramdam. Kita ko ang pagkulo ng langis mula sa mesa malapit po sa akin. Ibig sabihin, may aswang sa malapit.
biglang kumabog ng husto ang aking dibdib at hintakot na napasiksik sa aking higaan. Hindi ko alam kung ano ba ang kailangan kong gawin para tanggihan si Aling Guring. Malamang aalukin niya ako ng kanyang paninda, pero hindi naman talaga ako seryoso sa tinuran ko sa kanya kanina. Kinailangan ko lang sabihin iyon para lubayan niya ako. Ngunit sa pagkakataong ito, napagtanto kong mahirap pala makipagsundo sa mga aswang. Mahirap dahil hindi sila nakakalimot. Ang mas nakakatakot pa ay nasusundan nila kami kahit saan pa magpunta. Makalipas lamang ang ilang sandali, nakarinig na ako ng mahinang pagkalabog sa bubungan. Kinabahan ako at hindi kaagad nakagalaw, Kuya Barry. Alam kong imposibleng pusa iyon dahil mabibigat ang bawat paghakbang nito. Tahimik akong nakiramdam ng mabuti. Kinikilabutan ako sa tuwing may napapansin akong kung anong gumagalaw-galaw sa paligid. Nang may kumalampag sa silong ay dito na ako nahindik ng husto. Hindi naglipat saglit at dahan-dahang dumungaw sa labas ng bintana ang isang bulto ng isang ulo. Dahil sa labis at takot ay hindi ako nakasigaw. Nanginig lamang ako at hindi na nakapagsalita pa. Habang tumatagal ay lalong nagiging malinaw ang bulto na parang butiki kung makagapang sa bintana hanggang sa tuluyan siyang makapasok. Si Aling Guring! Nakangisi siyang humarap sa akin habang tumutulo ang kanyang malapot na laway. At ang mas nakakasindak pa, Kuya Barry, ay buhaghag ang kanyang buhok habang nakalitaw ang kanyang matutulis na mga kuko. Sa totoo lang po, tila ako'y binabangungot o masasabi kong binabangungot nga akong talaga. Hindi ko kasi maiwasang hindi makahinga dahil sa tindi ng tensyon na aking nadarama. Wala akong kamalay-malay na sa mga oras na iyon ay nagwawala na pala ako. May kung anong bagay na iniabot sa akin si Aling Guring. Anya, tanggapin ko na raw ang bagay na inaalok niya nang sa gayon ay hindi na raw ako matakot. Umiling ako at marahas sa tumatanggi, pero hindi ko alam kung bakit parang iba yata ang ginagawa ng aking katawan. Ang kamay ko ay animoy may magnet na iniabot at tinanggap ang kanyang binibigay na bagay. Isang kulay itim na batong makintab at para itong holen. Mas maliit lang ito ng 3 beses kaysa sa natural. Mas lalo siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Nararamdaman ko ang higpit ng matatalim niyang kuko na bumabaon sa aking balat, kaya napaigik ako. Basta na lamang akong hinalikan ni Aling Guring dahilan para mapasigaw na ako. Nalanghap ko ang lansa ng kanyang hininga. Tila ba kakakain lamang niya ng sariwang dugo at mukhang hindi pa nawawala ang mantsa sa kanyang bibig. Pumalahaw ako at humingi ng tulong. Sinubukan kong magpumiglas kahit hindi ko naman talaga kaya hanggang sa may biglang sumampal sa akin na ikinatulig ng aking mukha. Dahan-dahan akong dumilat at nagulat na lamang nang makita ang nagkakagulong kasambahay maging sina Sheena, Carla, Tita Sylvia at Tito John. Nag-aalala sila sa akin. Nagulat na lang ako nang sabihin ni Sheena na ang taas daw ng lagnat ko kaya kinailangan nila akong dalhin sa ospital. Umiling-iling ako at sinabing ayos lang naman ako.
Pero marahas ding ipinilit ni na Tita Sylvia na kailangan daw talaga akong dalhin sa pagamutan. Ni hindi na nila ako binigyan pa ng pagkakataong maghanap pa ng ibang rason para hayaan na lang sa kanilang bahay. Ipinatawag pa ni na Tita ang aking mga magulang, kaya tarantang dumating kaagad ang aking mama at papa sa ospital. Alam kong nakakahiya ng isipin na ako pa ang nagkalat at gumawa ng kabulastugan, ngunit parang pinagtatakpan pa ako ni na Tita sa aking mga magulang nang magtanong ang mga ito. Alam kong dahil sa ginawa ni na Tito John, nakuha nila ng lubusan ang pagtitiwala ng aking mga magulang, kaya naman hinayaan pa muna akong manatili sa bahay ni na Sheena habang nagpapagaling mula sa ospital. Dito na ako nagsimulang maglaway at nakakaramdam ng matinding pagkauhaw na hindi ko po maintindihan. Para akong manginginig na lalagnatin. Pabalik-balik kami sa ospital, ngunit wala pa ding nangyayari. Parang mas lumalala pa ang kalagayan ko, kaya dinala na ako ni na mama at papa sa isang albularyo. Dito nila napag-alaman na inaaswang daw pala ako, kaya napagtanto kong nilinlang ako ni Aling Guring. Ang ginawa pala niya ay malinaw na isang klase ng pambibiktima, kaya nagmakaawa ako sa manggagamot at sinabing gagawin ko ang lahat, gumaling lamang ang aking karamdaman. Nagsagawa naman ng pagtatawas ang albularyo at ipinakita sa amin ang mukha ng aswang na gustong manakit sa akin. Itinanggi ko naman kina mama na kilala ko ang matandang nakita namin sa refleksyon sa planggana. Ngunit si Sheena na nagkataong nandoon ay hiyang-hiyang tumingin sa akin. Nararamdaman kong tila may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Imbes na ipaliwanag sa aking mga magulang ang nangyari, ay wala po akong sinabi, Kuya Barry. Si Sheena naman ay panay ang hingi sa akin ng paumanhin dahil napagdiskitahan daw ako ng kanyang lola at sa totoo lang, muntika na akong mapahamak. Bigla na lang siyang naging iba at halos ayaw nang makipag-usap sa akin. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil muntika na akong mamatay dahil sa kanyang kapabayaan. Mabuti na lang, Kuya Barry, nagawa ko siyang kausapin. Hindi ko nga lang magawang ipagtapat sa kanya ang lahat-lahat ng nangyari dahil natakot ako na tuluyan na kaming magkasira. Hindi na rin naman ako magagambala pa ni Aling Guring dahil may ibinigay sa akin ang albularyo. Ito ay isang bracelet na pangontra laban sa mga aswang. Lumipas ang mga buwan. Nagkaayos naman po kami ni Sheena, Kuya Barry. Ngunit hindi na gaya ng dati ang aming pagsasama ngayon. Tila nagkaroon kami ng gap kung tawagin. Ngunit ganun pa man, ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang nangyari sa amin. Siguro isang araw, babalik muli ang aming pagkakaibigan. Kuya Barry, ito po ang aking karanasan. Nang minsang buntika na akong mahawa at maging aswang dahil lamang sa isang alok ng aswang. Hanggang dito na lang po at salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Ina. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan.
Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.